80s, yung mga 80s, ayaw nilang maniwalang may Diyos. Kasi hindi naman doon nila nakikita eh. So sila, sabi nila, hindi ako maniniwala sa mga bagay na hindi ko nakikita. So pag ganun, sabihin na lang natin, nakita mo na ba ang hangin? Nakita mo na ang hangin? Hindi pa. Naniniwala ka bang may hangin? O, di ba? Bakit tayo naniniwalang may hangin? Kasi nararamdaman natin. Tama ba? Nakita mo na ba ang molecule? Hindi ba? Di ba? Nakita mo na ba ang atom? Hindi pa rin. Pero naniniwala kang may garon. Tama ba? Nakita mo na ba ang sun? Yung malapitan na sun? Hindi pa, di ba? Unless naka-astronaut ka, nakalabas ka ng Earth, nakita mo personal. Nakita mo na ba ang buwan? Nakita mo na ba na ang Earth ay bilog? Hindi pa naman kasi di pa tayo nakakalabas. Pero may mga nakalabas na at may mga nag-testify na sinasabi nila yung Earth bilog talaga siya, hindi siya flat. Tama ba? Naiintindihan natin, naniniwala tayo, meron tayong buwan, meron tayong sun, meron tayong solar system, meron tayong iba't ibang galaxy sa buong universe. Bakit tayo naniniwala? Di pa naman natin nakikita. Kasi may mga nag-testify. Nakita natin, may somebody na nag-testify, ganun din bakit tayo naniniwala kay Jesus. Kasi may mga nag-testify na mga disciples na na-witness nila si Jesus mismo. Kaya ang pananampalataya, dapat lagi siyang normal sa atin. Faith is a supernatural kasi naniniwala tayo sa hindi natin nakita, pero it must also become natural kasi naturally, kaya natin maniwala kahit saan. Tama ba? Okay? So now, sa Tagalog version, bakitin yung Tagalog version. Ngayon, ang faith laging ngayon. Today. Okay, laging now. Faith, sabi yan, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So meron tayong kapanatagan. Ibig sabihin, peaceful ka na dyan. Confidence mo yan. Na talagang magaganap yung mga inaantay mo. Meron ba tayong inaantay na pagpapala? Meron kayong prayers na hindi pa sinasagot? Meron ba? Kapag meron kayong panalangin na hindi pa sinasagot, meron kayong ina-expect. Tama ba? So meron tayong inaantay. And therefore, yung inaantay natin na yon, dahil meron kang pananampalataya, alam mong magaganap siya. Amen? Yan. Si Pastor Joe kanina, napakinggan ko introduction niya. So, yung topic niya, yung is anything impossible? Is anything too hard for the Lord? Na-topic niya ata yung last week, no? Sinasabi niya, kung meron kang iniintay na pagpapala mula sa Panginoon, maniwala ka na walang imposible sa Diyos. Tama ba? Walang imposible sa Panginoon. Kaya niyang gawin pa rin ang lahat ng bagay. Amen? Kaya naman ang faith, ganun din siya. Either maniniwala ka ngayon o hindi. And sabi ni Jesus, blessed are those who trust in the name of the Lord. Amen? Amen. Diba? Pag nagtiwala ka sa Panginoon, mapalad ka. Diba? Sabi nga, yung pangalan nga ng Diyos, nakalagay na yan talaga sa buhay natin. Kasi sa kada hinga mo, binabanggit mo yung pangalan niya. Amen? Sabi nung, alam yung pangalang Yahweh, di ba? Yung Yahweh. Yahweh. Tanging salita na hindi sumasara ang bibig natin. Yahweh. Di ba? Hindi sumasara yung bibig mo pag binabanggit mo yung pangalan ng Diyos. Na whenever na ini-inhale mo yung hangin, binubuga mo siya. Whenever you inhale and exhale, ini-inhale mo yung first breath natin galing sa pangalan ng Diyos. It's Yah. Pag namatay ka, pangalan pa rin ng Diyos. Huling hininga mo, pangalan pa rin ng Diyos. Unang hininga mo, pangalan ng Diyos. Di ba kaya nga ang bata dapat umiyak siya pagka lumabas mula sa nanay niya? Bakit? Kasi kailangan huminga siya. Pag di siya umiyak, di siya humihinga. That is why ganun kahalaga yung breathing. Kasi we breathe the name of God. Yung hininga natin mismo, pangalan siya ng Diyos. By the time na binihiningahan ng Diyos yung nostril ni Adan, ang niligay niyang hininga yung pangalan niya. Kaya there's power sa pangalan ni Jesus. There's power sa pangalan ni Yahweh. There's power sa pangalan ng Diyos. And if you will believe, meron ka matatanggap. If you will believe, may gagawin ng Diyos. Amen? So bago tayo magpatuloy, let's pray. Father, we thank you sa umagang ito at sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Ina-expect namin, Lord, that you will continue to move in our lives. We pray, Lord, and we ask for the blood of Jesus to cover us sa aming mga pag-aaralan ngayon. We pray, Father, that you'll continue to use your servant, your child, Lord, para gamitin mo pa kayo noon sa pagpapayag ng iyong mga salita. Itago mo ang iyong lingkod sa likuran ng iyong krus at ikaw ang masalamin at gamitin mo ang iyong lingkod para maipahayag ang purpose mo ng mensaheng ito sa aming mga buhay. We pray
that it may increase our faith. In the name of Jesus, we ask, Lord, for the Holy Spirit to move in this place, Lord, sa aming mga buhay na mangusap ka, ng personal sa aming lahat, even sa mga nasa online, Lord, we pray for them that you'll speak personally to them as they listen to the Word of God, Lord. Salamat sa tagumpay ng araw na to, especially ng word na maririnig namin, and we pray, Lord, na ma-apply namin ito sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, pag-usapan natin levels of faith. So, simulan natin sa pinaka-maliit. Little faith. Ano daw ang little faith? Pag sinabi mong little faith, meron tatlong sample niyan. Sa Matthew chapter 6, basahin natin. Chapter 6, verse 25 to 29. Sabi doon, "That is why I tell you not to worry," sabi ni Jesus, "about everyday life. Whether you have enough food and drink or enough clothes to wear, isn't life more than food and your body more than clothing?" Sabi ni Jesus, look at the birds. Hindi naman sila nagtatahe. Hindi sila nagtatanim. Hindi sila umaani. Hindi sila nag-iimbak ng pagkain. Pero, for your heavenly Father feeds them. At sabi ni Jesus, hindi ba mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Di ba? Sabi ko nga, nagturo ako sa PL Moon sa mga affirmation nila. Alam niyo ba, na tayong mga tao lang ang kinilikha ng Diyos na sa buong creation, sa buong universe, tayo lang yung nilikha ng Diyos na sobrang special sa Kanya, na sobrang dami ng planeta sa buong galaxy, sa buong universe, sobrang dami ng galaxies. Earth lang ang binigyan ng special na attraction ng Diyos na ilagay yung creation niya na kasama sa buong creation, at yung creation na to, tinawag siyang man at pinangalanan siyang Adan bilang unang tao na created sa image niya. At alam niyo ba, sa creation sa buong mundo at sa buong universe, tayo lang mga tao ang capable of having a personal, intimate relationship with God. Ulitin ko, tayo lang ang mga tao na create ng Diyos na pwedeng makipagrelasyon sa Diyos ng close. Kaya ganun ka-amazing tayong mga tao. At yun yung pinaka-kinakainggitan ni Satan. Kasi si Adan, nakita niya, created sa image ng Diyos. As if, nung nakita ni Satan si Adan, nakita niya yung Diyos. Kamukha ng Diyos to, ba't ganun? Yung mismong frustration niya na maging katulad ng Diyos, nakita niya kay Adan. Kaya nagalit siya at gusto niyang sirain yung buhay ni Adan. Kaso, hindi niya kayang sirain si Adan. Kaya ang sinira niya, yung asawa ni Adan. At mula sa babae, nalaglag ang lalaki. At nalaglag ang buong humanity. Kaya hanggang sa time natin today, marami pa rin kasalanan at under tayo ng sinful nature. Kaya we must be born again. Kailangan natin ma-born again. Ano ibig sabihin? Magkaroon tayo ng bagong buhay sa Diyos. Ipanganak kang muli sa spiritual na buhay mo para magkaroon ka ng connection or maibalik ka, ma-reconcile ka, maging kaibigan mo ulit ang Diyos o mabalik ka sa personal relationship natin sa Diyos. Kaya ganun kahalaga yung sinasabi ni Jesus, bakit kayo nag-aalala sa bahagay na to? Eh kayo nga yung pinakamahalaga sa Diyos. Naiintindihan natin, bakit kayo nag-aalala sa mga dadamitin nyo, iinumin nyo? Eh lahat naman yan, Diyos naman ang Ama, yung Diyos Ama ang nagpaprovide. Nasabi ni Jesus, "Can all your worries," sa verse 27, pag nag-alala ba kayo, makakadagdag ba yan sa buhay niyo? Sabi niya, "Can all your worries add a single moment to your life?" Parang ganito lang yan eh. Parang si Joshua, "Joshua, pag nag-alala ka ba ngayon, matadagdagan ba ng isang taon buhay mo?" Di ba? I mean, mag-worry ka ng mag-worry, may stress ka lang. Mag-worry ka ng mag-worry, matatakot ka lang. Sabi ni Jesus, "And why worry about clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work and make their clothing. Yet, si Solomon daw sa Old Testament, si King Solomon, in all his glory, na golden age, was not dressed as beautiful as they are." Yung mga bulaklak, mas maganda pa sa pananamit ni King Solomon dati. And nakaka-amaze si Jesus sa part na tinuturoan niya yung mga disciples, so, huwag kayo mag-alala. Huwag kayo nag-aalala. And sa verse 30, sabi doon, Tagalogin natin, kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang, nabuhay ngayon at kinabukasan ay igagatong o iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Anlinaw, no? Sabi ni Jesus, yung mga damo na dadamitan ng Diyos, kayo pa kaya? Sabi ni Jesus,
kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Oh, you of little faith, sabi ni Jesus in English. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo ay kapusin sa pagkain, inumin, o damit. Huwag daw tayo mag-alala. Tapos yung mga kasunod na verse na yan, yung verse 32, verse 33, verse 34, about na sa ano, di ba? Yung verse 33, unahin mo ang kakaharian, di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Verse 34, bigla nang binanggit ni Jesus na, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Bakit? Sapat yung pag-aalala mo sa araw na to. Huwag mo idagdag yung bukas. Ibig sabihin, sinasabi ni Jesus, live in the present time. Kung ano yung worries mo para sa araw na to, para sa araw lang na to dapat ang isipin mo. Pag dinagdag mo yung para bukas, lagot ka. Lalo pag sinama mo yung para next week at yung para next year. Lalo yung sinama mo yung 10 years plan, nakaka-worry ng gusto yun. Pag ganun na yung pamumuhay mo, hindi mo na naintindihan, hindi mo na na-appreciate kung ano yung nasa present. Kung nasa present ka pa, Sunday pa lang ngayon, Sunday pa lang, ha? Yung quiz mo bukas, bukas pa yun. Okay? Yung exam mo sa Friday, sa Friday pa yun. Okay? Yung baon mo para bukas, bukas pa yun. Dito ka pa sa Sunday, Sunday muna. Live one day at a time, sinasabi ni Jesus. Bakit? Pag meron kang little faith, mapag-alalahan ka. Lagi kang nag-worry. Di ba? Worrying faith ang little faith. So, pag ikaw ay nag-aalala pala, ikaw ay merong maliit na pananampalataya. Pangalawa, sa chapter 8 naman ng Matthew, meron tayong little faith. Kapag sa verse 23 binanggit ni Jesus doon, then Jesus got into the boat and started across the lake. At this time, si Jesus kasama niya yung mga mangingisda. Take note, ha? Kasama ni Jesus yung mga mangingisda niyang disciples. Sino-sino yun? Si Peter, si James, si Andrew, si John. Apat na mangingisdang disciple ni Jesus. Apat na mangingisda. Wala sila sa dagat, nasa lake lang. Okay? Mangingisda pa sila? Hindi. Lalagpasan lang nila yon. Kailangan nila na makaparating sa kabilang island. Ano nangyari? Bigla nagkaroon ng bagyos. So, lumakas yung alon, lumakas ang ulan. Siyempre, kumapasok na yung tubig sa bangka nila. Pero si Jesus, tulog. Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, Lord, save us! Ligtas po kami. Mamatay na tayo. Lulubog na tayo. Ano nangyayari pag meron kang little faith? Una, nag-aalala ka. Pangalawa, natatakot ka. Sabi ni Jesus, verse 26, sa bumangon si Jesus. Ngunit, sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang alon, at bumuti ang panahon. So English, ang sabi ni Jesus doon, peace, be still. Why are you fearful, O you of little faith? Sabi ni Jesus. Bakit kayo natatakot? Alam niyo, kung ako yung si Jesus, ay ako sina Peter, James, and John, tsaka si Andrew, namangisda naman ako, at lake lang naman yun, bakit ako matatakot lumubog yun? Marunong naman ako lumangoy. Take note, yung apat na yun, professional na mangisda. Okay? Hindi sila yung mangisda na ano lang, bingwit-bingwit lang. Sila ay professional na mangisda na net ang gamit. Bumupunta sa gitna ng dagat para mangisda sa Galilee. Okay? Mga Galileans to na tinawag ni Jesus, Hoy, follow me and I will make you fishers of men. Tapos mga marunong sila lumangoy. Magagaling lumangoy yung mga yan kasi nga mangisda nga sila eh. Pero alam nyo, bagal na nangyayari sa atin pag lumilit yung faith natin. Once matakot ka, malilimutan mo yung kaya mong gawin. Okay? Kaya pag meron tayong maliit na pananampalataya, even yung pinaka-best or tinatawag na 10 over 10 mong talent, malilimutan mo kung paano ginagawa. Magagaling lumangoy yung apat, pero natakot sila sa bagyo. Natakot silang mamamatay sila. And take note, kasama nila si Jesus. And take note also, nung tinawag sila ni Jesus, naka-experience sila ng miracle ni Jesus. Okay? Na-witness na nila kung gano'ng ka-powerful si Jesus.
Nagpagaling si Jesus ng mga may sakit. Nagpalayas ng masamang spirito. Kinuman ni Jesus yung mga demonyong lumayas. And kaya parang sa part nung apat, kung ako yun, nakita ko na kung paano mag-miracle si Jesus. So kung siya natulog, tutulog na lang din ako. Hindi na niyo yung faith. Kaso dahil takot sila, maliit yung faith nila, mas nauna yung takot, kaya even yung kaya nilang gawin, hindi nila naalala. Ganun nangyayari sa atin pag di natin naalala na, ibig sabihin may takot ka. And sabi nga, fear short circuits our faith. Ulit, fear short circuit our faith. Ano daw yung short circuit? Pag nawala ng kuryente, di ba? Nag-short circuit. Ibig sabihin, pwedeng may wire na nabasa o nagdikit yung dalawang wire kaya sumabog. Kaya nawala ng kuryente. Or na-overload kaya nasira. Ganun na ang ginagawa ng fear, ng takot sa faith natin. Pinapatay na. Okay? So number one, little faith ay worrying. Pangalawa ay fearful. Pangatlo, ito. Sa Matthew chapter 14, verse 25 to 30, this time, kakatapos lang nila ng feeding ng 5,000. Okay? At si Jesus, sabi niya sa mga disciples niya, o sige, punta muna kayo sa kabilang dako. Mamangka kayo. Ngayon ako, magpe-pray lang ako, ha? Overnight. So nag-OPM si Jesus mag-isa. Nag-overnight prayer meeting siya. Mag-isa lang. At 3 a.m., 3 o'clock na madaling araw, si Jesus naglalakad sa dagat. Sabi ni Thomas, ah, may multo! May multo! Sino ba naman maglalakad sa dagat sa ganung oras? Okay. And sabi ni Jesus, huwag kayo matakot. Ako lang to. Take courage. Sabi ni Jesus. Pero ano nangyayari dyan? Si Peter, ano siya? Sabi ni Peter, Lord, kung talagang ikaw yan, palakarin mo ako dyan. Ang tapang ni Peter, no? Maganda yung faith ni Peter that time. Sabi niya, Lord, kung talagang ikaw yan, eh, let me walk. Diba? Lakad din ako. Sabi ni Jesus, halika. And then si Peter, lumabas sa bangka, tumapak sa dagat, nakapaglakad, kaya lang, merong kaya lang, oh, napatingin siya saan? Sa mga alon. At sa malalakas na hangin. Buti nakita niya hangin. Okay? Paano yung nakita yung hangin? But when he saw the strong wind and the waves, sabi niya ngayon, he was terrified and began to sink. At dun siya napasigaw, ito na naman, yung professional na mangingisda. Napakalapit niya lang sa bangka, pwede siya lumangoy naman pabalik. Napasigaw, Lord, save me! Ang ginawa ni Jesus, dinaldali, nawakan siya sa kamay, sa verse 31. Ano sabi? Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Ano isa pang kalaban ng faith? Doubt. Una, worry. Pangalawa, fear. Pangatlo, doubt. Isa sa pinakamasakit na alam niyo yung doubt, ito yung pinaka-worst enemy ng faith. Eh. Alam niyo bakit? Parang, alam yung duyan. Ano masarap sa duyan? Pag sumakay ka, atras ka konti, and then sway. Parang gano'n ang faith at saka doubt. Kaya ni Lord, yes. Parang hindi naman. Lord, kaya mo talaga. Parang hindi. Lord, bigay mo na siya sa akin. Alam ko, bibigay mo siya sa akin. Parang hindi mo naman kaya, Lord. Ako na ang gagawa ng paraan. Doubting. Diba? Pag nag-doubt ka, sabi ni James, huwag kang mag-expect makaka-receive ka. Huwag kang mag-expect na kapag nag-aalinlangin ka, may matatanggap ka mula sa Diyos. Sabi ni James. Ngayon, ano nangyari kay Peter? Nakalakad na. Nakalakad na siya, di ba? Kung ako yun, oh, wow! Doon lang ako, focus na lang kay Jesus. Wow, nakalakad ka. Saya-saya nun. Di ba? Pero nag-doubt siya. Dahil sa doubt niya, lumubog siya. Nawala yung mata niya kay Jesus. Eh. Kaya ganun kalagad that we need to fix our eyes on Jesus. Bakit? Sa Hebrews din yun, di ba? Chapter 12, verse 2. Now we fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Bakit mahalagang i-fix mo yung mata mo kay Jesus? Kasi the moment mawala yung mata mo kay Jesus, lulubog ka dun sa pinagdadaanan mo. Okay? Kaya sabi ni James chapter 1, verse 6 to 8,
Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat. Galing, no? Connected. Na itinataboy ng hangin kahit saan. Walang direksyon. Ang doubter, walang direksyon. Pag lagi ka nagda-doubt, wala kang direksyon. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago na ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Lord, gusto ko yung gantong course. Pero, may pero, no? Nga, nag-pray ka, Lord. Alam niyo, gano'ng kahalaga ang pagpapray ng specific? Alam niyo, sobrang halaga pag nag-pray ka, dapat specific. Sino na sa inyo nag-pray ng cellphone? Yung gusto mo magka-cellphone, tapos nagpa-pray ka na magka-cellphone. Na-try niyo na yun dati. Ako, alam niyo, ako personally, ha, dahil techie ako, pag nag-pray ako, Lord, kailangan ko ng cellphone. Kailangan, hindi gusto. Kailangan. Ayun ang term ko. Lord, kailangan ko ng cellphone na pang daily driver ko. Lord, gusto ko yung cellphone. Eh, medyo, since nasanay na ako sa medyo malaking phone, sa malaki kamay ko eh, medyo ano, kahit 6.7 and or 6.8 yung, ano niya, yung sukat ng phone. Detail. Sabi ko, Lord, nasanay na ako sa monitor ko kasi, nag-pandemic kasi, di ba? Dati ang monitor ko sa bahay, yung normal lang na 60 hertz lang. And since nag-pandemic, na-discover ko may matataas pala ng hertz ng monitor, nag-try ako bumili. Nung nakabili ako, napakaganda, sobrang smooth. Pag nakakita ako ng 60 hertz na monitor, sumasakit mata ko. Parang huhilo ako pag matagal kasi ang hindi siya smooth. Kaya sabi ko, Lord, pag nagka-cellphone ako, gusto ko medyo smoother. Kahit mga 120 hertz, okay na ako. Tapos sabi ko, Lord, ayoko mulubatin. Gusto ko sana, yung magagamit ko siya maghapon. Kunyari, may kasal, may binyag ako sa ganito, or may bridge ako sa ganyan. Buhay pa siya maghapon hanggang makauwi ako. So kahit mga 5,000 to 6,000 milliampere. Detailed! Sabi ko, Lord, masakit kasi sa mata yung mga HD lang or high definition lang or full definition yung screen or IPS lang. Lord, gusto ko AMOLED. AMOLED screen kagaya ng Samsung. Di ba? Tapos hindi naman ako particular sa camera, hindi naman ako ma-selfie. Hindi ako yung picture ka solo. Yung pag-open mo ng album ng cellphone mo, puro mukha mo. Tapos na ako sa ganun. Dumaan ako sa ganong era, pero tapos na. Okay? Nung single pa ako, talagang sometimes may ganun talaga. Lahat na lang ng buka, andun na. Di ba? Ganun, may season talaga yon. Mag-asawa ka rin sa mukha mo. Tapos, sabi ko, kahit anong cellphone lang, okay na yun. Basta yung camera, di naman kailangan kagandahan. Tapos alam nyo, kakasearch ko, nakasearch ako. Meron palang ganung phone. 144 hertz yung screen, tapos 6.8 yung screen, tapos edge pa siya, tapos yung camera, sakto lang din, tapos 60 fps yung video niya, kaya pag ginagamit ko sa live, ang pogi-pogi ko pag gamit ko yung cellphone ko sa live. Sa proper, check niyo yung mga live namin na ako yung nagpipreach. Cellphone ko gamit noon. Ito yun. So, natutuwa ako kasi, ang lino pala ng selfie niya. Sa live. 60 fps siya. Sabi ko, ngayon, ano yung point? Bakit kailangan detail ka para hindi ka mag-alinlangan? Sometimes, ang problem natin kapag nagpe-pray tayo, dahil hindi detailed yung prayer mo, walang kasiguraduhan. Even, kunyari, kung mag-aasawa ka, dapat pag nag-break ka ng mapapangasawa, detalyado rin. Huwag ka magpe-pray ng hindi detalyado. Bakit? Kasi pag nag-pray ka ng hindi detalyado, mamaya ang ibigay sa'yo, kulang-kulang. Di ba? Lord, basta tall, dark and handsome, pwede na yun. Nakakita ka dyan, nagtataho lang, oh, mata, oh! Daho! Tall, oh, dark and handsome. Kailangan ayusin mo yung description. Dapat, man of God, holy. Di ba? Talagang dapat meron siyang stand, may integrity, may dignity, malalim sa word of God. Mahal na mahal si Jesus. Yun yung mga dapat na description ng ano, gusto mo mapangasawa in the future. Yung mas mahal si Jesus kaya sa'yo. Amen! Kasi pag mas mahal ka, Diyos-Diyosan ka. Okay? Pag ikaw ang mas mahal kaysa kay Lord, dari ka. Ikaw ang Diyos niyan, hindi si Lord. Okay? Magiging Diyos-Diyosan ka niya. Okay? Kaya dapat detailed para meron kang pinagpe-pray ng solid.
Okay? Walang doubting. Okay? Kasi pag nag-doubt ka pa, bago-bago is, Lord, parang gusto ko today, parang gusto ko kulay red na kotse. Ah, nakakita ka ng blue. Lord, parang maganda rin yung blue. Ay, pabago-bago ka. Walang nasagot din si Lord sa'yo. Gulo mo, bala ka sa buhay mo. Kung ako si Lord, bala ka. Hindi kita maintindihan. Diba? Kaya dapat marunong tayong mas specify natin para focus ka doon sa pinagpe-pray mo. Maniwala ka na kayang gawin ng Diyos yun. O for example, ngayon, di ba? Yung status nyo, hanggang natin pa lang, natin. Hanggang September na lang dito. Tama ba? Oh. Dapat, within September, makalipat na doon. Diba? Kasi mas malaki yun. Mas presentable yun. Tapos, isa lang aircon. Siyempre, magpe-pray tayo ng additional aircon doon. Di ba? Magpe-pray natin, dumami rin yung upuan. Dumami rin yung gamit, di ba? Ah, di, marami rin yung gamit eh. Hindi, dagdagan na lang kung ano kailangan. Di ba? Maayos yung press, yung renovation na maganap. Yun yung mga pagpe-pray natin. Makabili tayo ng mga pang-stage. O magkaka-stage na. Hindi lang yung pulpito may stage. Di ba? Ibig sabihin, magiging mas organized doon kapag nakalipat na. Kaya lang, dapat pag-pray natin ng sama-sama at walang mag-doubt na hindi kaya ni Lord mag-provide. Hindi, kayang-kaya ng Diyos mag-provide. Ano kailangan? Pandown, ano pa? Yung mga pambili ng kailangan and so on. Kaya niya pagkalob ng Diyos yun. Amen ba? Huwag ka lang magpabago-bago ng isip na, Lord, gusto ko sana ganito, kaya lang pwede ganito. Huwag ka na mag-option. Kung ano talaga yung gusto mong pag-pray mo. Maniwala ka na kaya ni Lord John. Huwag ka mag-stay sa little faith na puro doubts na lang. Okay? Kayang ibagkaloob ng Diyos, kayang magpagaling ng Diyos, kaya niya pa rin. Amen? Ginawa niya noon, He can do it again. Amen? Now, next, pataasin natin yung faith natin. Second level, great faith. Sabi niyo nga, great faith. Sa Tagalog ng great faith, malaking pananampalataya. Yung isa, napakaliit. Ito, napakalaki. Okay? Ngayon, sa Matthew chapter 8, verse 5 to 10, sabi ni Jesus, when Jesus, galing siyang return to Capernaum, sabi niya, a Roman officer, may lumapit sa kanyang Roman officer, sabi sa kanya, nagpiplead, sabi, Lord, yung servant ko, nakahiga na lang sa higaan, paralyzed. Yung lingkod niya daw, paralyzed. Mas grabe, in pain, terrible pain yung term, eh, oh. Sabi ni Jesus, ah, ganun ba? Sige, I will come and heal him. Tara, punta natin. Sabi ng officer, Lord, I am not worthy. Hindi ako karapat dapat na pumunta ka pa sa bahay ko. Ito yung matinding faith niya. Just say the word from where you are and my servant will be healed. Galing, no? Gandang faith niyan. Hindi mo na kailangan, Lord, pumunta sa bahay ko. Ngayon lang, sabihin mo na magaling na siya. Maniniwala na ako doon. Just say a word. Gagaling na yung servant ko. Ang gandang faith noon. Hindi na kailangan ni Jesus i-touch pa. You know, si iba, di ba? Yung babae nga na 12 years, matouch niya pa eh. Itong Roman officer, ang laki ng faith. Bakit? Say a word. Ano nangyari? Panilawanag niya yung faith niya. Ito yung paliwanag sa faith niya. Verse 9, sabi doon, I know this because I am under authority. Bakit? I am under authority of my superior officer. So meron mas nakakataas sa kanya at under siya noon. And also, sabi niya, and I have authority over my soldiers. So siya rin, meron din siyang authority, meron siyang sinusunod na mataas, pero meron din siyang mga pinapasunod. Ano sabi niya? I only need to say go and they go. Or come and they come. And if I say to my slaves, do this, they do it. Kaya sabi niya, sa part nung Roman officer na to, since siya rin meron siyang authority, si Jesus mas merong authority. Kaya Lord, you don't need to come to my home. Just say a word, maniniwala na ako doon. Ano nangyari? Sabi ni Jesus, when Jesus heard this, grabe yung term, he was astonished. Ano yung word na astonished? Marveled, amazed, nagulat, namangha. Namangha si Jesus and sabi niya, and said to those who follow him, I tell you the truth, I have not found anyone in Israel with such great faith. Oh, grabe. Ang laki ng faith ng Roman officer. Na-amaze si Jesus eh. Ibig sabihin, pag meron kang great faith, maa-amaze mo si Lord. Ano sabi ng Hebrews 11, verse 6? For without faith, it is impossible to please God. Mapiplease mo ang Diyos pag may faith ka. Maa-amaze mo ang Diyos pag malaki yung faith mo. Okay?
Now, sabi ni Jesus, ano dapat ginagawa natin? Dapat maging, pag meron kang great faith, be authoritative. Ano pag sinabing be authoritative? Sabi ni Jesus, kung merong pag sinabi ni Jesus yung promise niya, gagawin niya yun. God is able to do what He said He will do. Amen? Merong kanta, God said it, and I believe it, and that settles it for me. Pag may sinabi ang Diyos, sinabi niya na, God said it, pinaniwalaan mo, and I believe it, and settle na yun, magaganap na yun. That's great faith. Be authoritative. Na kapag sinabi ng Panginoon yung word niya, yung promise niya, gagawin niya yun. Amen? Amen. Ang problem sa atin, pag wala kang alam sa promise ni Lord. Kaya ganun kahalaga na alam mo yung Bible mo. Alam mo yung Word of God. Isang kabataan dun sa proper ngayon, nagulat ako kasi nung Wednesday, nag-prayer meeting. Taga J12. Mas may church daw siya. Sabi ko, ay ganun ba? O, sige, nakakwentuhan kami. Ganun. Hindi naman tayo nag-reject ng taga-ibang church, syempre. Dahil nga, kung gusto nila umaten, atin lang sila. Tapos, kinausap ko, nagkwentuhan kami. Sabi ko sa kanya, ano daw kasi daw, lumalim na daw siya ngayon kaysa dati. Ay, ganun ba? So, nagbabasa ka na ng Bible. Ay, opo. Natapos mo na. Hindi pa po. Sabi ko, ilan taong ka na kasi siya, no? 3 years na daw. Sabi ko, ah, ganun ba? Sige, challenge ako sa'yo. Tapusin mo tong Bible na to. Kung talagang mahal mo si Lord. Kung talagang in love ka kay Jesus, tapusin mo to. Challenge ko sa lahat to. Kung talagang mahal niyo ba si Lord? Mahal niyo si Jesus? Yung totoo lang, mahal niyo si Lord? Sure? May Bible ka na? Pag mahal mo si Lord, mamahalin mo yung Word of God. Ulitin ko. Pag mahal mo si Jesus, mamahalin mo yung Bible. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi sabi ni Jesus, siya yung Word. Kung mahal mo si Jesus, mahal mo yung Word. Amen ba? Pag mahal mo si Lord, hindi mahirap basahin yung Bible na to. Yung sabi mo, tatamad, at hindi ko maintindihan, marami kang excuse lang yon. Yung hindi mo maintindihan yung Bible. Hello? Ang dami na kayang version. Gusto mo Tagalog? Oh, ang salita ng Diyos, napakaganda nun. Hindi ka makabili, mag-download ka sa cellphone mo. May cellphone ko ang 15,000. Kano bili mo sa cellphone mo? 15,000, 20,000. Kung Samsung o iPhone pa yan, 50,000 or 40,000. Tapos, 300 pesos na Bible. Hindi ka makabili. Eh, well, except yung ganito, smallest Bible, mga 1,000 plus yung ganito. Regalo lang sa akin ito ni Kaya. Sumalangit na. Ay, nasa langit na talaga siya. Bago siya mawala, binigaluhan niya ako nito. Pastor's up niya sa akin. And alam nyo, itong Bible, kapag mahal mo si Lord, madaling basahin to. Amen? Gusto niyo magka-faith? Gusto niyo lumago yung faith? Basahin niyo to. Walang lalaking pananampalataya kung hindi mo alam to. Paano ka magiging authoritative? Kailangan alam mo yung authority mo. Amen? Matthew chapter 4, ano nangyari doon? Sino nakakalam ko ano nangyari sa Matthew chapter 4? Matthew chapter 4, Luke chapter 4, ano nangyari doon? Temptation ni Jesus. Dumating si Satanas sa kanya after ng 40 days prayer and fasting niya sa wilderness. Sabi ni Satan sa kanya, kung talagang anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong to. Ano sabi ni Jesus? It is written. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Pangalawa, dinala si Jesus sa ano, sa mataas na ano, parte ng templo. Alam niyo yung pinakel? Pag sinabi yung pinakel ng temple, kunyari, ito yung templo, pag ganoon, boom! Mataas. Kasi merong pinakel, meron parang isang patungan lang na ganyan. Dinala si Jesus doon, nasabi sa kanya ni Satan, magpatihulog ka dyan. Sapagkat nasusulat, gumamit din ng Bible. Ultimo pala si Satan, nagamit ng Bible. Nasusulat, sasaluhin ka ng mga anghel mo para di ka tumama sa lupa, sa bato, mauntok o masaktan. Ultimo si Satan, ginagamit yung Bible. Sabi ni Jesus, it is also written. Word of God pa rin. Diba? Huwag mong itetest ang Diyos. Thou shall not test the Lord your God. Diba? Tapos pinakita ni Satan lahat ng kumikinang at kumikislap na alok ng sanlibutan. Lahat ng creation sa buong mundo. Lahat. Sabi ni Satan sa kanya,
sambahin mo ko, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng to. Natatawa ko. Alam niyo, nung binabasa ko yon, nung una, hindi ko pa masyadong ma-appreciate. Pero nung lumalim na ako sa Panginoon, nung binabasa ko, sabi ko, Satan, palamukha na itong Satanas na to. Yung creator, kakausapin mo ng ganon, na ibibigay mo sa kanya lahat ng yon, tapos sasambahin ka. Hello! Ano, bakit si Jesus yung creator? Sabi ni Jesus, before God created the foundation of the earth, nandun na siya. Oh. In Him, for Him, and through Him, na-create ang lahat. Hello? Ano sabi yung bibigay mo sa kanya lahat? Eh sabi ni Lord, all the earth is mine. Says the Lord. Silver and gold is mine. Even the cattle of the hills is mine. Lahat ay sa Panginoon. Tapos sabi mo sa bibigay, hello? Sabi ni Jesus, it is written, you shall worship the Lord your God and serve Him only. O, diba? Tapos, after nun, lumayas na. Kaya sabi ni Jesus, away with me. Kaya lumayas ka sa Satanas. Kaya yun, lumalis sa Satan. Anong meron kay Jesus? Authority. Pag meron kang malaking pananampalataya, you have authority. And our authority as Christians comes from knowing God and His Word. Pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, kulang ka sa authority. Oh, kala ko ba anak ka ng Diyos? Ba't may sakit ka na? Uhugin ka pa? Nanghihina ka pa? O ano niya? Sa'yo, wala ka ba pera? Pag inasar ka ng gano'n ng Diablo, ano sabi mo? Sabi ni Pastor, ano eh? Ano nga ba yun? Ano sabi ni Pastor? Dapat alam mo yung salita ng Diyos, hindi si sinabi ni Pastor. Kahit sino pang pastor nagsabi sa'yo, kung hindi mo alam to personally, yari ka. Meron ko, dyan sa bahay, dyan lang kasi bahay namin eh. May gumatok dyan. Tao po, mga magagalang, no? Tao po, ang gagalang nila. Eh, nagluluto ako. Pinatay ko muna yung galan. Sabi ko, ano po yun? Mga ano sila, mga siguro apat, lima. Dalawang babae, dalawang lalaki. Sabi ng babae, pwede po ba namin mahingi ang inyong 10 minuto? Kami po ay mga saksi ni Jehovah at gusto po na sana namin iparating sa inyo ang mensahe ni Jehovah, ng ating Diyos. Ano yung sabi ko? Sige po, bibigyan ko po kayo ng 10 minuto. Pero maaari po ba na pagkatapos ng 10 minuto, ay bigyan nyo rin ako ng 10 minuto para ipahayag ko sa inyo ang salita ng Diyos. Sapagkat ako po'y pastor at ako po'y nagtuturo ng salita ng Diyos, pwede ho ba tayo magpakingganan sa bawat isa? Ano yung sabi? Ay, ganun po ba? Sige po, magandang umaga ho. Alis na ho kami. Hindi na sila makikipagdebate sa akin. Alam niyo ko bakit? Kasi meron kang authority ng Word of God. May isa pa, ito naman tropa. Sabi niya sa akin, Brad, meron akong gusto sanang itanong sa'yo. Sabi ko, bakit ano yun? Eh, kasi Brad, ano ako eh? Iglesia ako eh. Sabi ko, oh, ganun ba? Eh, paano yan? Magkaibigan naman tayo, di ba? Sabi, oo, magkaibigan tayo, pero gusto kong i-prove mo sa akin to kasi ganito, ganyan. Alam, sabi ko sa kanya, ano ba, alam mo? Sabi, hindi, kasi sabi sa pasugo, ganito, ganyan. Sabi ko, oo, alam mo yung pasugo. Paano kung sabihin ko sa'yo, alam ko rin yung pasugo? And, kung hindi nyo alam yung pasugo, wag nyo alamin. So, alam ko rin siya dahil nga nag-turo tayo sa Bible school ng iba't ibang klaseng ng religion. Ngayon, sabi ko, kaya lang, Brad, alam ko yung pasugo, pero meron ako mas alam pa. Tatanungin muna kita. Bago tayo magdebate, tatanungin muna kita. Nabasa mo na ba yung Bible? Sabi niya, oo, natapos mo na. Hindi pa. Nagbabasa lang konti-konti, pero di pa. Sabi ko, ay di unfair, wag na tayo mag-debate. Alam niyo ko bakit? Hindi ako makipag-debate, sabi ko, hindi ako makipag-debate sa'yo kasi unfair. Alam niyo ko bakit? Sabi ko, Brad, More than 40 or 50 times ko na nabasa yung Bible na to, tapos ikaw hindi pa. Unfair sa'yo, unfair sa akin. Bakit? Pag nagdebate kami, alam mo lang yung pasugo mo. Ako alam ko yung buong Bible. Unfair sa'yo na mas marami ako nalalaman. Unfair sa akin na mas konti alam mo. Mag-aaway lang tayo. At pag nagnalo ako, at kaya ko talagang ipanalo to, talo ang Diyos kasi nag-aaway tayo. Tama ba? So, para hindi tayo mag-debate, ganito na lang. Challenge muna. Pag natapos mo tong Bible, balik ka sa akin. Usap tayo. That was 10 years ago. Hanggang ngayon, di pa kami nag-usap ulit. Kasi hanggang ngayon, di pa niya natatapos yung Bible.
Bakit ganun kahalaga na alam mo yung salita ng Diyos? Kasi ito yung authority natin. You will become authoritative sa faith mo. Kagaya nung centurion officer na yan. Lord, sabihin mo lang, maniniwala na ako doon. Diba? Alam niyo yung mga bills? Sino sa inyo may mga bills? Lahat naman tayo, di ba, may bills? Well, yung mga estudyante, di pa kayo nagbabayad ng bills. Kung working kayo, of course. Sa mga magulang na nagbabayad ng bills, pag dumating yung love letter na orange, no? Sakit sa ulo, no? Lalo pag para kang pera o bayong, no? Isa mo pa yung number, no? Ilang digits yung bill mo ng kuryente. Pag naka-apat na digits, masakit na eh, di ba? Pag nakalibo na yung kuryente mo, masakit. Pero alam nyo, meron akong sekreto na tinuro sa amin ni Maba, yung Our Mother Who Art in Heaven. Ni nanay na, si Pastora Bernadette, nasa langit na siya, 10 years ago. Ang turo niya sa amin, kapag nagkakaroon kayo ng mga bills na yan, ilatag nyo lahat, Meralco, tubig, internet, ilatag nyo lahat. Tapos kausapin mo. Ma'am, paano kausapin? Kausapin mo yung mga bills mo. Sa pangalan ni Jesus, ikaw kuryente, tubig, Meralco, internet, mga credits. Ngayon, may ispay later na, no? Kaya cellphone na yung nakalatag sa akin. Kausapin mo lahat. Sa pangalan ni Jesus, nabayaran kayo ni Lord last month, babayaran kayo ni Lord this month. Amen. Bakit ako naniniwala doon? May ebidensya ako. Nabayaran yung last bill ko, bayad ka rin this month. Amen ba? Ano sabi ng faith? Dapat naniniwala ka sa ano? Sa mga hindi mo ba nakikita, pero may evidence ka na agad. Ang pananampalataya, may ebidensya ka, naniniwala ka, magaganap yung ina-expect mo. As an evidence mo, ginawa ni Lord dati, gagawin niya ngayon. Kaya every time na may bill ako, di na ako nag-aalala. Pag nakita ko yung bill ko, 4-3, yun lang. 4,000, last, etong month, 4-6. Ang laki. Yeah. So, pero di ka para matakot doon. Bakit? Buhay ang Diyos. Nagpo-provide ang Diyos natin. And I have this authority from the Word of God that God is my provider ever since. Amen? Next, another great faith. Sa Matthew chapter 15, verse 22 and 28. Ito na yung Gentile woman. Itong babaeng to, meron siyang anak na babae at lumapit siya kay Jesus kasi demon possess yung bata. It so happened, lumapit siya, "Have mercy on me, O Lord, Son of David, for my daughter is possessed by a demon that torments her severely." Nakakaawa yun. Kaya lang, si Jesus nanchalan. Sabi nun, but Jesus gave her no reply. Not even a word. Grabe naman. Grabe si Lord. Kala ko ba, Lord, hindi ka nag-reject? Hindi nag-reject si Jesus. Hindi lang siya nag-reply minsan. Okay? Sometimes tahimik lang si Lord. Inaantay na lang. Tinetest niya yung faith natin. So, ano nangyari? Then his disciple, ito mga disciples niya, mga nairita, "Lord, palayasin mo na yan. Ang ingay-ingay, paulit-ulit. She is bothering us with all her begging." Sabi ni Jesus sa doon, ito na pinansin na ni Jesus. Dahil nagreklamo na yung mga disciples, sometimes pag meron kayong sumbong, sumbong niya lang kay Jesus, ha? Huwag yung titirahin yung tao. Si Jesus niyo isumbong, ha? Si Jesus ang makikipag-usap sa tao. Okay? Huwag kayong direct agad. Sumbong niyo muna sa Panginoon. Sabi ni Jesus, and Jesus said to the woman, "I was only sent to help God's lost sheep." Sino daw? The people of Israel. Eh, ano ba yung babae? Gentile woman. Ano ang ibig sabihin pag Gentile ka? Hindi ka Israelita. Dumating muna si Jesus para iligtas muna kasi yung Israel so that salvation must begin sa Israel. Pero during that time, itong babae, na-witness niya, si Jesus nagpapagaling. Nagpapalayas ng masamang spirito. Kaya lalapit ako sa kanya. And then nangyari, verse 25, but, kahit pa tinatakwil na siya ni Jesus, no? She came and worshiped Jesus. And ano? Pleading again. Nagpi-plead ulit siya. Kahit pa nireject na siya ng once, nireject na siya ng twice, tuloy pa rin, pray pa rin. Lord, help me. Sumamba na siya kay Jesus. There's something para sa pagsamba na ginagawa natin. Pag sumasamba ka sa Panginoon, natatouch natin si Lord. Ano nangyari? Ito na, kanina sabi si Jesus walang reply. This time, Jesus responded. Sabi niya,
it isn't right to take the food from the children and throw it to the dogs. Parang ang rude pakinggan. Kinumpare ni Jesus yung babaeng Gentile sa aso. Sabi ni Jesus, hindi tama na yung pagkain ng mga anak ibibigay sa mga aso. Tama ba? Hindi pwedeng ganoon. Yung pagkain na ibibigay ng tatay o nanay sa kanyang anak, ibibigay niya sa aso. Uunahin niya muna yung anak niya, tama ba? Sabi niya yung babae, "Yes, Lord, that's true." Totoo 'yun, but even dogs are allowed to eat the scraps. Alam niyo yung scraps? Mumu sa Tagalog, mumu. Mga ano lang, yung mga crumbs lang yun. Okay? That fall beneath their master's table. Alam niyo yung maganda sa babaeng to? Hindi niya sinisik yung tinapay ng Israel. Ang sinisik niya, kahit yung crumbs lang na galing sa master. Sino sa master? Si Jesus. Hindi niya sinisik si Jesus para ibigay yung gift na para sa Israel na mga anak ng Diyos. Ang sinisik nitong babae, si Jesus mismo, na kahit crumbs lang, masaya na siya. Lord, kahit latak lang, basta galing sa'yo, okay na ako. Kahit maliit lang na blessing, basta Lord, galing sa'yo, okay na ako. Yun yung sinisik ng babae. Sobrang persistent niya. Kaya ano sabi ni Jesus? Dear woman, ano sabi niya? Your faith is great. Your request is granted, and her daughter was instantly healed. Ano meron yung babae? Kanina, be authoritative. This time, be persistent. Maging persistent ka. Ano ibig sabihin ng persistent sa Tagalog? Padaliin na natin. Makulit. Maging makulit ka sa pagtawag sa Diyos. Katokin na naman ako tagin. Katok ka ng katok. Ano sabi ng Matthew 7:7? Ask and keep on asking. Seek and keep on seeking. Knock and keep on knocking. Keep on praying. Pray without ceasing. Tawag ka lang ng tawag sa Panginoon. Huwag kang titigil hanggat di sinasagot ni Lord. Amen? Amen. Tuklantok na kayo ah. Kurin eh. Joke lang. Next. Another great faith. Ito naman. Sa Matthew 9, verse 20, ito yung babae. Yung 12 years na siyang inaagasan, 12 years na siyang dinudugo. Okay? A woman who had suffered 12 years with constant bleeding came up behind him and touched the fringe. Yung fringe is hem. Or ito yung pinakadulo nung tela na suot ni Jesus. Okay? Of his robe. For she thought, naisip na lang, if I can just touch his robe, I will be healed. And Jesus turned around, and when he saw her, he said, "Daughter, be encouraged. Your faith has made you well." And that woman was healed at that moment. Sa record ni Mark actually, itong babaeng to, ang sabi, for 12 years straight, lumapit siya sa maraming mga doctors, pero instead na maging better siya, mas naging worse siya. At ang pinaka-worse pa, naubos na pera niya. At since siya ay dinudugo, siya ay unclean. Ulit. Sa Israel, di ba, ang mga babae may monthly period. Sa Israel, pag ikaw ay tinamaan ng period na bilang babae, de-declare ka unclean kasi dinudugo ka. Lahat ng upuan mo, marumi. Lahat ng hawakan mo, duwudumi. Kapag meron ka, pag dinudugo ka. Imagine, itong babaeng to, hindi monthly period to. 12 years straight dinudugo to. Anemic na to. Putlang-putla na to. And for 12 years straight, isolated siya. 12 years straight, hindi siya kinakasama or even kahit mag-birthday siya, walang celebration ng mismong pamilya niya kasi once humawak siya sa mga kapamilya niya, ide-declare silang unclean lahat. Kaya itong babaeng to, isolated sa ibang lugar, imagine, no, for 12 years straight, wala kang kausap na kahit sinong pamilya, kaibigan, ang nakakausap mo lang mga doktor pa. At mas lalo siya naging worse. Take note, wala pang five-star hospital dati. Wala pang mga equipments na katulad tayo meron ngayon. Dati ang mga doktor, parang mga ano yan, parang mga albularyo. May mga pausok-pausok pa yan. May mga kung ano-ano pa, mga dahon-dahon yan. At mga pinapainom sa kanya, pero hindi siya nagiging better. Pero one time, na-witness niya, meron isang lalaki lumapit kay Jesus. Ang sakit ng lalaki ay leprosy. Anong meron sa leprosy? Ikaw ay
Unclean! Bakit? Nalalaplos yung balat mo eh. Nalalaglag yung tenga, nalalaglag yung ilong. As in, grabing sakit yun. Kadiri! Tapos ang paglapit siya kay Gia, sabi ng leprosy, Lord, if you are willing, cleanse me. Sabi ni Jesus touched him. Diba? Hinawakan pa siya ni Jesus. Jesus reached out and touched the leper and says, I am willing, be cleansed. And from that day, gumaling yung leper na yon. Nabalitaan yun ng babae. Sa record ni Mark, sabi na, balitaan ng babae, yun nga, unclean, hinawakan pa. Ako rin. Pero this time, kahit di niya na ako hawakan. Ako na lang hawak, pero doon lang sa hem lang. Sa ano lang, sa pinakadulo lang ng damit ni Jesus, doon lang siya hawak. Para ano? Para di siya maging unclean. Kasi pag natouch siya si Jesus sa balat, ah, magiging unclean si Jesus. At lahat nung nasa crowd, eh anong meron sa crowd? Hawak nang hawak yung mga tao kay Jesus sa crowd. Ano nangyari? Walang gumagaling. Ito lang yung babae na humawak kay Jesus, hindi pa sa physical na balat ni Jesus, sa damit lang, sa robe lang, dulo lang. Take note, gumagapang tong babae. And take note, marami siyang nahawakan sa crowd. At pag nalaman ng crowd na nahawakan sila, unclean silang lahat, pwede siyang stone to death. Kaya may death penalty yung babae. Kaya alam sabi sa Mark, nanginginig sa takot yung babae na tumatayo para umamin kay Jesus. Bakit? Kasi pwede, pag umamin siya na siya yun at nalaman na dinudugo siya, unclean lahat na nahawakan niya, stone to death siya. Kaya ano nasabi ni Jesus sa kanya, daughter. Yung babae na hindi tinuring na pamilya, hindi tinuring na anak nung pamagulang niya, hindi tinuring ng kahit sinong kamag-anak niya for 12 years straight, for the first time narinig niya, may tumawag sa kanyang anak, si Jesus. Anong sabi? Be encouraged, your faith has made you right. Pag malaki yung pananampalataya mo, pagagalingin ka nun. Kaya ano sabi ni Jesus? Be desperate. Pag meron kang great faith, be desperate. Maging desperado ka. Hindi yung desperado na sobrang Lord, kawawang-kawawa ka, hindi yun. Be desperate sa faith mo sa Panginoon. Si Jesus talaga yung focus mo. Among the whole crowds, ang daming humawak kay Jesus pero walang gumaling. Siya lang. Imagine kaya nga tanong ni Jesus, sabi ni Peter kay Jesus, Lord, kanina ka pa hinawakan ng mga tao dito sa crowd, tapos sabi mo sa amin kung sino humawak sa'yo. Sabi ni Jesus, hindi, may power na lumabas sa akin. And that moment, itong babaeng ito, gumaling siya. Bakit? Dahil sa faith na meron siya. So, anong ginagawa ng great faith? Yung great faith natin, i-confess mo yung faith mo, maniwala ka dun sa faith na yun, gagawin ni Lord siya. Amen? Sabi nga, little faith can bring your soul to heaven. Pag little faith kasi, at least may faith ka, nag-aalala ka nga lang, at least save ka na. Saving faith kasi ang little faith kahit paano. Pero, ang great faith can bring heaven into your soul. Ano daw ang great faith? It can bring heaven sa soul mo. Kung gano'ng ka-peaceful sa langit kapag meron kang great faith, malaki yung faith mo. Kaya mo maging at peace. Meron kang perfect peace, yung shalom, shalom. May experience mo yon. Kahit pa ang gulo-gulo na nasa paligid mo. Bakit? Kasi malaki yung faith mo. Amen? Lastly, ako, lastly na, lastly, perfect faith. Alam niyo yung David and Goliath na story, di ba? Sa 1 Samuel chapter 17, ito yung time na lumapit si David kay Goliath at sabi ni Goliath sa kanya, ha? Aso ba ako? Para, anong gamit, anong sandata ni David? Meron siyang tirador sa gilid, meron siyang bulsa na para sa mga bato, limang pirasong bato, makikinis na bato, at hawak niya yung shepherd's staff niya. At umarap siya kay Goliath. Sabi ni Goliath sa kanya, huy, aso ba ako para labanan mo ko gamit yung patpat? Kasi syempre, kay David, malaking staff yun. Kay Goliath, parang toothpick lang yun. Kasi si Goliath, 9-foot giant, tas malaki pa, di ba? Si David, 5'7", 5'6 lang yung height, or 5'8". 17 years old lang si David ata nun. So, ang laki ng height advantage ni Goliath. Okay? And sabi doon, and he cursed David by the names of his God. Sinumpa pa niya si David? Sabi ni Goliath, halika dito!
come over here and I will give your flesh to the birds and wild animals. Pero alam niyo ba, may mas kakaiba sa confession ni David. Bakit? Sabi ni David, you come to me with a sword and with a spear and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel whom you have defied. Ano pinagkaiba nila? Sa confession ni Goliath, sinumpa niya muna si David, kinurse si David muna. Tapos sa kanya sinabi, bibigay ko yung laman mo sa mga ibon, sa wild beasts. Pero si David, ang una niyang confession, lalaban ka sa akin gamit ng mga sandata mo, pero I come to you. Lalaban ako sa iyo sa pangalan ng Panginoon. In the name of the Lord of hosts, at NLT, the God of heaven armies. Sa ibang translation, the Lord Almighty. The Lord God Almighty, mighty in battle. Kaya si David, lalaban siya sa pangalan ng Diyos. Anong meron si David? Ang perfect faith, it is a confident faith. Amen? Confident. Bakit? Sabi ni David, I come against you in the name of the Lord Almighty. Diba? Yun yung sinasabi ni David, lalaban ako sa iyo sa pangalan ng Diyos. And ano meron sa pagiging confident? Pag meron kang perfect faith, ibig sabihin, alam mo at talagang meron kang peace na yung battle na kinakarap mo ngayon, sure kang tagumpay ka. Ulitin ko. Ang perfect faith, kahit anong paman klase ng battle na meron ka ngayon, alam mong sigurado ka magtatagumpay ka. Confident ka na pagtatagumpayin ka ng Diyos sa kinakarap mong battle ngayon. Amen? Nangyayon na natin, pag meron kang perfect faith, hindi mo na kailangan mag-alala, hindi mo na kailangan matakot, hindi mo na kailangan mag-doubt. Kasi sure na sure ka, yung battle ko ngayon, napagtagumpayan ko na yun dati, medyo kakaiba lang ngayon. Pero same lang. Anong battle mo nga dati? Nagkaroon ka na ba ng maraming utang na nabayaran dati? Nagkaroon ka na naman ng bagong utang ngayon? Pero same lang, nag-provide si Lord dati. Magkaiba lang amount ngayon, pero nag-provide pa rin si Lord. Magpo-provide pa rin siya. Meron kang peace. Nag-gets po natin. Ang perfect faith, you don't need to be, ano tawag yun, yung ma-rattle ka. Mawalan ka na ng kapayapaan. Ang perfect faith, kaya siya perfect faith, peaceful kasi siya. And confident ka, dahil alam mo yung sinabi ng Panginoon, gagawin niya yun. Sure na sure ka. Ganun ka-confident si David na paglapit niya kay Goliath, ang nakikita niya na agad, yung kasunod. Ano daw yung kasunod? Hindi lang confident, conquering ka agad. Ang perfect faith is a conquering faith. Bakit? Hindi yung sabi ni David, today! Kailan? Kailan? Today! The Lord will conquer you. Ang nakakamay sa perfect faith, ina-acknowledge mo na yung battle mo, hindi sa'yo. Ano ang sinabi ni David sa una, yung confidence niya? Yung confidence ni David, lalaban siya sa pangalan ng Diyos. Tama ba? Kaya yung declaration ni David sa verse 6, today, sino mananalo? Si Lord. Si Lord, the Lord will conquer you. Matatalo ka ng Diyos, yari ka. Diba? Sinasabi ni David, pinagbahaman lang kami yung gamit mo, yung laki mo. Ngayong araw na to, tatalunin ka ng Diyos. Sa paanong paraan? Ito. And I, tinan nyo ha, si David ha, buhay pa si Goliath ha, kausap na pa lang. Ito yung declaration niya kay Goliath. And I will kill you and cut off your head and then I will give your dead bodies. Ano sabi ni Goliath kanina kay David? I will give your flesh. Buhay pa si David, ibibigay niya daw sa mga hayop. Si David, iba yung declaration niya. I will give your dead bodies. Patay na kagad. Sa mata ni David, hindi niya nakikita ang higante si Goliath, ang nakikita niya, patay. At hindi lang si Goliath yung patay. Sino pa? Plural yung bodies, di ba? Kasama yung mga army ng Israel, ay ng Philistines. Your dead bodies of your men to the birds and the wild beasts or wild animals. And the whole world will know that there is a God in Israel. Conquering faith. Pag perfect faith, ibig sabihin, di ba tapos yung battle, dinideclare mo na tapos na. Amen? Sa confession mo, tapos na yung battle mo. Nakita mo yung sarili mo sa salamin, estudyante ka pa lang, in 4 years time, or 5 years, or 6 years time, graduate. May isa akong declaration ng high school ako, Fortune High School. Nakalagay kayo sa portfolio namin. Ilagay nyo sa portfolio nyo, sabi ng teacher namin sa Pilipino,
Sino kayo pagkalipas ng 5 taon? Kaya portraitize ko lang ako nun. Ginaya ko yung declaration ni Bishop, ni Papa. Akong si Papa kasi ginamit niya, poging Paul. Akong ginamit ko. Akong si Gwapong Paul Solomon Maglaya. Makalipas ang 5 taon ay isang ganap na pastor na. Yung nakikita ko sa sarili ko, Porcher High School pa lang ako, ganap na pastor, makalipas ng 5 taon. 2006 yun. 2006 plus 5. 2011. 2011, August 14, inordain kami ni Bishop, ako, si Pastor Hem, si Pastor Dan, sabay-sabay, na mga ganap na pastors ng Sendalite. Kaya nung August 14, last week, nag-ano kami, celebrate kaming ulit, ilang taon na kami pa-pastor. Ilang taon na kaming pastor pala. Marami na nakasal, marami na nalibing, marami na nabinyagan ng mga bata, marami na naturuan ng salita ng Diyos. Anong meron? Hindi pa man tapos yung battle mo, nakikita mo na kagad yung end result. Nakikita mo na kagad yung product. Anong tawag doon? Perfect faith. Nakita mo yung bills mo, ang dami. Anong tingin mo? Paid. Nakita mo yung misis mo, buntis. Anong tingin mo? Magandang bata yun. Nakita ko si Shemi, baby pa lang. Ang tingin ko sa kanya, maglilingkod sa Panginoon. O ngayon, buntis si Rich, 3 months na. Praise God. Ang nakita ko, boy, baby boy. Timothy, pangalan niya. Baby sabihin ng Timothy, honoring God. Kasi maglilingkod din sa Panginoon. Advance ka mag-isip. Hindi sa advance ka mag-isip. Sadyang merong vision na pinapakita si Lord. At naniniwala kong gagawin niya yun. Next year, may bago na akong bahay. Magkakaroon ako ng sarili yung bahay at lupa. Next year yun. Naniniwala ako dun. Kaya ni Lord yun. Hindi ko alam kung paano, pero alam ko kaya ni Lord. Because faith is, perfect faith says, ano daw, I don't know how God will provide, I just know He will provide. Ulit, I don't know how He will provide, but I just know He is able to provide. Amen po. Kaya ni Lord. Kaya niya. Tinanong ko si De La Merced, magkano po pag nanganak dito ulit? Kasi dati 26,000 eh. Ngayon po magkano? 37,000. Ay, ganun ba? Sige, thank you po. Wala, pag may PhilHealth kayo, minus yun. Wala po akong PhilHealth, pero kaya ni Lord i-provide yung 37,000 next year. Hindi ko alam kung paano, pero kaya ni Lord mag-provide. Maliit na halaga lang yun sa Panginoon. Bakit? Malaki yung Diyos natin. Kung na-conquer ko yung mga dati kong battles dahil kay Lord, kaya ko pa rin siya i-conquer today dahil kasama ko pa rin siya. Amen po. That's perfect faith. Pangatlo, be consistent sa faith mo. Ang perfect faith, consistent faith. Last na yan, okay mag-alala. Sabi nun, all those who gather, sabi ni David, all those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves. Hindi nagliligtas ang Diyos sa pamamagitan ng mga sandata na yan. Sabi ni David, for the battle is the Lord's. Kanino yung battle? Sa Diyos. Kaya ano sabi ni David kay Goliath? The Lord will conquer. Tatalunin ka ng Diyos. Lalaban ako sa iyo sa pangalan ng Diyos. Tatalunin ka ng Diyos. At yung battle na to sa Kanya. Kaya sabi ni David, He will give all of you. Yeah, kayo. Into our hands. Hindi pa tapos yung battle. Di pa nga nagsisimula yung battle eh. Nagkagwentuhan pa lang sila eh. Confrontation pa lang eh. Hindi pa tapos yung battle, hindi pa nga nag-i-start. Pero sa mata ni David, tapos na lahat. Perfect faith says, it is good as done. Tapos na. Ganon kahalaga pag alam mo yung perfect faith mo. Kaya ano nangyari? Puntahan natin yung nangyari. Verse 48, as Goliath moved closer to attack David, David quickly ran out to meet him. Hinarap niya talaga si Goliath. Diba? Papalapit si Goliath sa kanya. Ho, 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 ho. Malakas si Goliath, medyo mabagal yun. David, takpo talaga, paparapit. Reaching into his shepherd's bag, kinuha niya yung bag, kumuha ng isang stone, at inikot ng inikot ng inikot ng inikot ng inikot at sinipat niya yung geometry, inayos niya yung sukat nun, tapos binato, bak! Magbitaw ng bato. Ano nangyari? Tumama saan? Saan o? Ano sabi? Lumubog! The stone sunk in. Lumubog yun. Sa forehead niya, isipin niyo, ito yung ulo ni Goliath, tumama yung bato, bumaon hanggang utak. Basag. Basag yung bronze helmet ni Goliath.
Yung bronze helmet ng mga Philistines, meron pa yung cover sa noo. Tumama yung bato doon, nabasag yung bronze helmet, bumaon hanggang noo, hanggang sa utak. Basag talaga. As ano sabi? And Goliath stumbled and fell, paano? Face down. Maksalampak. Nakadapa. Paano mangyayari yon? Dinefy yung science. Kapag moving ang object, yeah? Pag moving yan, tapos nauntog yan, paano tumba? Pag ganun, di ba? Pahiga dapat. Kasi tumatakbo siya eh. Moving forward siya eh. Pag na tumama yung, pag tumama, nauntog yung ulo niyan, automatic, ganun ang bagsak niyan. Eh, bakit padapa? Parang as if, pag tama, pugo! Napahinto si Goliath. Oh! Parang nag... sa moving object, parang malabo yun. Dapat pag tama, plakda dapat yun. So, sasabi nun, so David triumphed over the Philistine with only a sling and a stone, for he had no sword. Verse 21, sabi nun, then David ran over and pulled Goliath's sword. Malaki-laki yun. Sabi nun, David used it to kill him, cut off his head. When the Philistines saw that their champion was dead, they turned and ran. Takbuhan na sila! And the men of Israel and Judah, ayun na, lumakas na yung loob nila. With a great shout of triumph, imagine ha, pag merong battle, shout. Anong klaseng shout? With triumph. Matagumpay na pagsigaw of triumph. And rushed after the Philistines, chasing them sa Gath, sa Ekron, and the bodies of the dead and wounded Philistines were strewn all along the road and so on. Talo ang Philistines. Bakit? Kasi meron isang nagka-perfect faith para pagtagumpayan yung battle na meron sila. After all, the battle is there. Ano meron kay David? Consistent yung faith niya. Dinala siya sa kuya niya. Sabi ng mga kuya niya, ba't andito ka, nakikiusosyo ka na naman? Paano yung mga kambing? Ay, mga tupa na pinapaalaga sa yung tatay. Asa na yun? Dinala siya kay Saul. Sabi ni King Saul sa kanya, ha? Lalabanan mo si Goliath? Bata ka pa lang. Si Goliath, mandirigma. Ang trabaho mo? Shepherd ka lang. Ang tingin ni Saul kay David, shepherd. Ang tingin ng Diyos, hari. Diba? Dinala ni David sarili niya kay Goliath. Ano sabi ni Goliath? Minak siya. Anong lit-lit mo? Aso lang ba ako para palabanan mo ko ng patpat mo? Minakmak pa siya. Pero consistent yung faith ni David. Nanalo siya. Pag consistent ang faith mo, confident na conquering pa, consistent pa, nanalo ka. Amen po? After all, yung battles mo today, battle ni Lord yan. Yung battles mo dati na napagtagumpayan mo, tagumpay ni Lord yan. Amen? Amen. Kaya manampalataya ka. Oh, lastly, in closing, ways to level up our faith. Paano natin nilevel up yung faith natin? Mabilis lang. Number one, pag umaharap ka sa mga pagsubok ng buhay, lumalago yung faith mo. Kaya huwag mo titignan kapag may pagsubok, may problema, eh, pinapabayaan ka ng Diyos. Hindi. Kaya ka dumadaan sa matinding pagsubok, mas matindi pagsubok, mas pinapalago ng Panginoon ng matindi yung faith mo. Amen? Number two, through understanding God's nature, tumataas ang faith natin pag nakikilala natin si Lord sa Word of God. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Number three, through meditating the Word of God and applying. Hindi lang pag-meditate. Basa-basa lang, hindi. Apply mo. Without application of the Word of God, without application of the principles na natutunan sa salita ng Diyos, walang growth. Number four, through observing God's work in the lives of others by fellowship. Kaya tayo may mga gawain eh. Kaya tayo nakikipag-fellowship, may mga testimonies, nakikilala natin ang isa't isa, may mga testimony tayo na sinasabi natin kung ano ginawa ng Diyos sa atin, paano? Kasi na-observe natin, ay grabe, ganun pala mag-provide si Lord sa kanya. Kung ginawa ni Lord sa kanya, I'm next in line. Gagawin din ni Lord sa akin. Amen? Kung nagawa ni Lord, pagalingin siya. Kaya rin ako pagalingin ni Lord. Kung nagawa ni Lord, i-provide yung pangangailangan niya, i-provide din sa akin ni Lord. Lumalakas yung faith natin, tumataas yung faith natin when we fellowship, when we testify yung mga ginagawa ni Lord sa buhay natin. Number five, through worshiping God. Pag sumasamba tayo sa Panginoon, tumataas yung faith natin kasi nagiging totoo ang pagsamba natin kapag nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. At nagiging reality ang Diyos. Every time we worship Him, nag-i-increase yung faith natin na lalo tayo naka-experience yung glory, yung presence, yung anointing niya. Number six, through speaking in tongues. Every time you pray in the Spirit or speak in tongues, ano nangyayari? You are speaking directly to God. Hindi mo man mag-gets pa, pero darating yung time, i-interpret ni Holy Spirit sa'yo yun. And hindi mo man nag-gets, ang mahalaga, you are directly talking to God nang walang kahit anong barriers.
And the way you pray in the Spirit. Kaya sabi ni Paul, I thank God that I pray more in tongues more than you. That I speak in tongues more than you. Okay? Sinasabi ni Paul yun, mas maraming beses siya nag-speak in tongues kaysa sa mga taga-Korinto. Bakit? Kasi meron siyang personal discipline to pray in the Spirit, to speak in the Spirit, to sing in the Spirit sa tongues. Okay? 7, through prayer and fasting. Pinaka-best way para lumago yung faith mo, gutumin mo to. Hindi yun naman gutumin. I-control mo to. Kung talagang totoong Christian ka, kaya mong kontrolin yung tiyan na yan. Pag hindi mo kayang i-fasting yung tiyan na yan, Christian ka lang. Okay? Ang totoong Christian, kaya niyang ayusin yung tiyan niya. Napasunurin, huwag ka munang kakain ha. Kasi may pinagpe-pray tayo. Okay? Wala naman namamatay sa hindi ko makain. May namamatay sa di umiinom ng tubig. Okay? Tubig ha, tubig. Okay? May water fast, may iba't ibang klase ng fasting. Siguro next time, mag-preach ako dito tungkol sa prayer and fasting. Okay? Para mas malaman nyo kung ano yung pwede nyo gawin. And lastly, our faith grows when God answers our prayers. Amen? Sino hindi mag-i-increase yung faith pag sinagot ni Lord yung prayer mo? Diba? Kaya pag nag-increase, pag meron kang prayer, sinagot ni Lord, yes, o sige, ayan na. Boom! Increase yung faith. Mas lalo ka ma-encourage mag-pray. And even kahit hindi sagutin pa ni Lord yung prayer mo, mag-increase pa rin yung faith mo kasi nag-i-spend ka lang time sa Kanya. Amen? So God said it, and I believe it, and that settles it for me. Sabi doon, though some may doubt that His word is true, may ibang nag-doubt, pero sabi niya, I've chosen to believe it. Now how about you? God said it, and I believe it, that settles it for me. Nakasettle na yun sa akin. In my heart, kayang-kaya ni Lord gawin yung sinasabi niya. Amen? Ay, meron pa pala akong dinagdag. Ito, mabilis lang naman. Trust prayer. Ito siya. Thanksgiving. When you pray, a prayer of trust for God, in God. When you pray, gawin nyo to. Just trust the Lord. Simulan nyo sa pagpapasalamat sa Kanya. Thanksgiving. And remember all the things na ginawa na lang Diyos sa buhay nyo. Lahat ng good things, faithful things, lahat na kamangahamang ginawa ni Lord in the past, victories and everything. Remember all those things. I-remind you si Lord. Lord, kaya mong gawin ito ulit ngayon. And then, unburden. Ano yung sabihin unburden? Iwanan mo lahat ng mga mabibigat sa'yo. Kanina, yung song leader natin, dami daw burdens na binibit-bit. Kaya mo yan, Psyche? Ay, Psyche. Gian pala. Okay? Yung mga burdens na yan, iniiwan yan sa Lord. Para pag umarap ka sa paglilingkod sa Panginoon, magaan ka na. Amen? I-unburden mo yun sa Panginoon. Huwag mong hawakan yung mga burdens, hindi ikaw ang Diyos. Sabi ni Jesus, come unto me, all you who are weary and heavy laden, or carry heavy burdens, and I will give you rest. Sa Tagalog, lumapit kayo sa akin, mga nabibigatan at nayayamot. Nakakayamot kaya pagbibigat na, di ba? Nakakapagod kasi. Pero sabi ni Jesus, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So unburden. I-unburden mo lahat siya. And surrender it at the feet of Jesus. Suko mo lahat. And of course, trust Him. Pag pinagkatiwala mo na yan sa Panginoon, diyan mag-i-start mabuild yung faith mo every day. Amen? Amen? Let's pray. Father, we thank you, Lord, sa